Babaeng pinag-aagawan sa bidding, binili ng bilyonaryo at ginawang baby maker. Paano kung humingi pa ng isang anak ang lalaki? The Billionaire's Hidden Baby Maker. Lolita Point of View. Nay, tama na po! Nay! Iyak ko habang kinakaladkad niya ako patungo sa loob ng club. Nay, ayaw ko po! Nay, ayaw ko po! Ilang beses ko bang sabihin sa iyo na hindi mo ko, nanay? Asik ni nanay sa akin at nang makarating sa loob ng isang silid, agad niya akong itinulak na nagresulta sa pagkaupo ko sa sahig. Uy, Karen! Nandito ka na pala! Siya na ba ang ibibenta mo sa club? Nanlamig ako nang marinig ko ang tanong na iyon mula sa isang bakla, kaya napayakap ako sa aking sarili. Pag-angat ko, nakita ko ang isang bakla na puno ng make-up sa kanyang mukha at mga alahas sa kanyang kamay, leeg at tenga. Sa likuran niya naman ay mga kababaihan na halos makita na ang kaluluwa sa kanilang maiiksi na suot. Mas lalo lamang akong natakot sa aking sarili. Oo, Brenda! Ayan na ang alaga ko na sinasabi ko sa inyo. 18 years ko yung inalagaan. Hinahanda ko talaga yan para sa araw na ito. Malamig na sambit ni nanay na nagpangilid sa aking luha. Hindi ka naman nabigo, Karen! Ani ng bakla at saka napasinghap ako nang hawakan niya ang baba kong at inangat para mapatingin ako sa kanya. Kita ko ang mangha sa kanyang mga mata nang makita ako. Kay gandang dalaga! Sigurado ako na mabebenta ito agad sa mga bilyonaryo, lalo na ang mga matatanda. Binitiwan niya ang baba ko kaya napayuko ako at naikuyom ko ang kamao ko. O siya, aalis na ako. Hatian mo ko sa magiging presyo ng babaeng yan. Ani nanay. Babalik ako. Napasinghap ako at agad napatayo nang makita ko na siyang naglalakad palabas. Nay! Nay! Sandali! Huwag mo kong iwan! Nay! Natataranta kong sabi ngunit bago ko pa man siya mahabol ay naisara na ang pinto. Bumuhos ang luha sa aking mata. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Hindi ko akalain na isang araw gagawin ni nanay sa akin ito. Huwag ka nang mag-inarte, Inday! Masungit na wika ng bakla sa likuran ko. Utang na loob mo na rin ito sa nanay Karen mo. Inalagaan ka niya kahit hindi ka anak, hindi ba? Para makabawi ka, huwag ka na mag-inarte dyan at isuot mo na itong damit na to. Napaigtad ako nang may itinapo na damit ang bakla sa akin. Nang tingnan ko ito ay mas lalo lamang akong naiyak. Ano ba tong pinasukan ko? Bakit ganito? Ah, isuot mo yan! Inis na sambit ng bakla at itinulak ako sa isang fitting room. Kung hindi mo susuotin, maghuhubad ka talaga sa harap ng mga lalaki sa club! Nanginig ang buong katawan ko nang makapasok sa loob ng fitting room. Nanginginig na hinubad ko rin ang damit na suot ko at pinalitan ng malaswa na damit. Nang makalabas ako, agad akong inayusan ng bakla. Huwag kang iiyak dyan dahil para sa nanay Karen mo to. Ani ng bakla habang inaayos niya ang buhok ko. Hindi mo na kailangan ng make-up dahil maganda ka naman. Tch, iyakin. Komento ng isang babae na katulad ko ay malaswa rin ang damit. Huminto siya sa pwesto namin at tinaasan ako ng kilay. Sigurado ka ba na mabebenta siya, Mami Brenda? Maganda nga siya pero wala namang ka-appeal-appeal. Natigil ang tinatawag niya na Mami Brenda sa pag-aayos sa buhok ko. Abay, huwag kang mangialam, Luisa! Tingnan mo ang sarili mo kung ka-appeal-appeal ka ba. Magiging maganda ang buhay ninyo kapag may magmamind sa inyo na sobrang yaman sa gabing to. Hindi nyo na kailangang magserbisyo sa iba't ibang lalaki dahil may pipili na sa inyo. Ani ng bakla.
Kaya, galingan ninyo. Natulala na lamang ako habang hinihintay na ilalabas kami sa stage. Naisip ko si Nanay Karen. Kahit namulatan ko na hindi siya ang tunay ko na ina, minahal ko siya ng higit pa. Akala ko ay mahal niya rin ako dahil grabe ang pag-alaga niya sa akin. Niayaw niya akong malapagan ng lamok. Ayaw madungisan at masugatan. Akala ko ay lahat ng yun ay ginagawa niya dahil iniingatan niya ako't mahal na mahal, pero iba pala ang dahilan. Halos mawalan ako ng hininga nang pinalabas na kami sa stage. Lima kami na nauna at sobrang lamig sa pakiramdam dahil sa damit na halos labas na ang buong balat. Narinig ko ang hiyawa ng mga kalalakihan. Kadalasan sa kanila ay mga matatanda na may mga alahas sa kanilang mga kamay at leeg. Nangatog ang tuhod ko at gusto ko muling umiyak. Buong buhay ko ay hindi ko iniisip na magiging ganto ang mangyayari sa akin. Buong buhay ko, akala ko ay magiging maligaya lamang ako kasama si Nanay Karen. Ngunit ngayon, nandito ako ngayon sa harap ng maraming kalalakihan, pinagpepiestahan. Good evening, gentlemen! Entrada ng baklang si Brenda na ngayon ay nakasuot na ng swimsuit na itim na may stocking with high heels pa. Excited na ba kayo sa gabing to? Naghiyawan muli ang mga kalalakihan kaya nanindig ang balahibo ko. Yes! Woo! I love the energy, gentlemen! Hyper na pagkasabi ni Brenda. Nasa harapan ninyo ngayon ang bagong products natin. Gaya ng usual, magpapabidding ako. So, ready your money! Sinulyapan ko ang mga kasama ko at lahat sila ay nakangiti. Mukhang ako lang yata ang ayaw dito. Lahat sila ay virgin, kaya medyo pricey siya, mga gentlemen. Humagikik siya pagkatapos. Hindi kami tumatanggap ng cheap money ngayon. Kita ko ang malalaswang tingin ng mga kalalakihan sa amin. May isa pang napasapo sa kanyang pantalon kaya napaiwas ako ng tingin. Gusto kong tumakas ngunit wala akong matatakasan. Okay, now, simula na natin. Nagsimula na ang pabidding ng club at hindi ako makapaniwala sa aking mga nakita at narinig. Rinig na rinig ko ang pagtaasa nila ng presyo upang mapasa kanila ang mga babae na gusto nila. Halos manghina ako nang umabot sa kalahating milyon ang presyuhan. Hindi ko akalain na aabot sa ganong kalaking pera para lang sa tawag ng laman. Wow! 500,000 pesos! Wala na bang lalaban? Nakangising tanong ng bakla at nang wala nang umalma, inanunsyo na niya na ang pangalan ng makakuha sa dalaga na simangot na simangot na. Dahil matanda ang nakakuha sa kanya. Nagpatuloy pa ang ganon at sobrang laki ng mga perang itinaya. At nang ako na, namutla ako. 100,000 pesos! Malakas na sambit ng matandang lalaki habang inaangat ang kanyang inumin. Nakangisi na siya sa akin. Oh, ang laki! 100,000 pesos sa unang bidding! Manghang sabi ng bakla at saka naglibot pa. May lalaban pa ba? 150,000 pesos! Sambit naman ang matandang kalbo na may malaking tiyan sa kabilang sofa. I'll take her with me. 250,000. Sambit muli ng matandang lalaki na nagsabi ng 100,000 pesos kanina. Tila nakikipagkompetensya na siya sa kabila. Nang umatras ako, sinamaan ako ng tingin ng bakla at hinawakan ako ng isang bouncer kaya nanigas ako. Wow! React ni Brenda nang marinig iyon. Mukhang pinag-aagawa ng dalawang CEO ang ating product number 5! 300,000 pesos! 400,000 pesos! 450,000 pesos! 500,000 pesos! 800,000 pesos! 1 million pesos! Let's end it here!
Nalaglag ang pangako sa laki ng pera na sinabi ng mga lalaki na pati si Brenda ay speechless. Wow! Hindi makapaniwalang sambit ni Brenda nang makarecover. 1,000,000 pesos for Mr. Frank! Wala na bang lalaban? Natahimik ang lahat sa club, pati ang mga babae sa second batch na pangangari. Kita ko naman ang tagumpay ng ngisi ng naunang lalaki sa akin. Okay, mukhang wala nang lalaban. At dahil dyan, ang magmamayari na kay product number 5 ay si Mr. 5,000,000 pesos. Sambit ng isang lalaki sa kalayuan na nagpatigil sa lahat. Napatayo naman ang lalaking tumaya ng 1,000,000 pesos sa akin at nilingon ang may-ari ng boses na iyon. 5,000,000? Hindi makapaniwalang sambit ng matandang lalaki. Nanlamig ako sa narinig. 5,000,000? Sa isang katulad ko? Ano kayang gagawin sa akin kapag nakuha ako? Gagawing parausan? Magiging miserable ba ang buhay ko dahil binili ang pagkatao ko? 5,000,000? Nautal na sambit ng bakla at hindi makapaniwala sa narinig. Napataki pa siya sa kanyang bibig. Oh, wow! Ito ang unang pagkakataon na may 5,000,000! May lalaban pa ba? May mas itataas pa ba sa 5,000,000? Naging energetic muli si Brenda sa sobrang saya at ako naman ay halos hindi na makahinga. Tumayo ang lalaking nagsabi ng 5,000,000 pesos. Naka-business suit siya at nakasombrero kaya hindi ko kita ang kanyang mukha. Wala nang lalaban? Final answer? Hype na tanong ni Brenda. Kung wala na, sayo na si number 5, Mr. Carter. Tumulo ang luha sa aking mata nang inanunsyo iyon at nakaramdam muli ng takot nang hinila ako ng dalawang bouncer patungo sa isang silid. Niyakap ko ang aking sarili at nanikip ang aking dibdib nang makarating ako doon. Nay, bakit mo ito nagawa sa akin? Hindi mo ba talaga ako mahal? Masaya ka ba na nangyari ito sa akin? Sunod-sunod muli ang pagdulo ng luha ko nang marinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto. Natatakot ako sa mangyayari sa akin. Natatakot ako. Napaigtad ako at napasinghap nang maramdaman ko ang kamay ng isang lalaki sa balikat ko. Nasa likuran ko na siya kaya bumilis ang tibok ng puso ko. Huwag po. Unang sambit ko. Ayaw ko po dito. Napapikit ako nang maramdaman ko ang kanyang hininga sa leeg ko. Then let's get out of here. Bulong niya sa tenga ko na nagpasinghap sa akin. Nang dumilat ako, nagulat ako nang nilagyan ako ng jacket sa balikat. Let's go. Umawang ang labi ko at gulat na binalingan ang lalaki. Hinubad niya ang kanyang sombrero kaya kahit medyo madilim, nasilayan ko ang kanyang mukha. Niyakap ko ang sarili ko at nagbaba ng tingin. Ano ang gagawin mo sa akin? Nauutal ko na tanong. Sinasayang mo ang pera mo sa isang katulad ko. Narinig ko ang kanyang mga yapak patungo sa akin at napasinghap ako nang hinawakan niya ang baba ko kaya napaangat ako ng tingin sa kanya. Sumalubong sa akin ang kanyang kayumanggi na mga mata. I want you to become my baby maker. Wika niya sa akin na nagpamilog ng mga mata ko. Baby maker? Hinaplos niya ang aking labi gamit ang kanyang daliri. Yes, that's why I bought you. Palalayain mo ba ako pagkatapos? Umaasa ko na tanong. Ayaw ko dito. Hindi ako nabibilang dito. You are mine now. Seryoso niyang sabi. Hindi na kita ibabalik kung saan ka man ang galing. Sumikip ang dibdib ko sa sinabi niya. But if you bear my child, I'll give you the life you deserve. I'll make sure of that.
at napapikit ako ng marahan niyang hinalikan ang aking pisngi. Sumama ako sa estrangherong lalaki at sumang-ayon sa gusto niyang mangyari, kapalit ng maganda kong buhay. Yun na lang yata ang last card ko dahil kung magpupumiglas ako, baka maging miserable ang buhay ko. Bukod doon ay baka hindi ko na muling makita si nanay. Naging baby maker nga niya ako. 2 buwan matapos niya akong mabili, nabuntis ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dahil sobrang bata ko pa nang mabuntis. 18 years old, walang alam sa ganito. Pero hindi naman ako pinabayaan ni Adam. Oo, Adam ang pangalan ng lalaking bumili sa akin. Inalagaan niya naman ako at binigyan ng maayos na buhay sa isang bahay na pagmamay-ari niya sa probinsya. Nang manganak ako, doon ko nalaman kung bakit ako naging baby maker. Yun ay dahil hindi makaanak ang kanyang asawa. At doon, nabasag ang puso ko dahil nahulog na ako sa kanya. Adam point of view. Saan mo napulot ang batang yan, Adam? Gulat na tanong ni Mama nang umuwi ako sa bahay na may dala ng sanggol. Nakita ko na napatayo rin ang asawa ko na si Victorina sa nakita. Ibinigay ko kay Mama ang bata at hinayaan siya na kargahin ito. Kita ko ang pagliwanag ng kanyang mga mata. OMG! Kamukhang kamukha mo, anak! Masayang sambit ni Mama. Agad na lumapit si Victorina sa akin at sinampal ako sa pisngi. Umigting ang pangako. Tumulo naman ang luha sa kanyang mata. So, totoo nga ang narinig ko. May binuntis ka na babae. Napag-usapan na natin to, Victorina. At oo, alam ko! Pagputol niya sa akin. Sabi mo, maghahanap ka ng babaeng bubuntisin mo. Pero hindi ko akalain na totohanin mo. We can adopt, Adam. O hindi kaya ay... I want my own blood, Victorina. Malamig kong sabi sa kanya. And this is for the future. Hindi mo maibibigay sa akin ang dahilan kung bakit tayo nagpakasal. Adam! Our marriage is purely business, Victorina. Paalala ko sa kanya. You agreed to marry me dahil doon. To give me a successor. Adam, you are cheating on me! Shh! Pareho kaming napatingin kay Mama na ngayon ay nakangiti na sa sanggol na dala ko. Wala naman sigurong relasyon ang ina ng batang to at si Adam, Victorina. Ani Mama sabay tingin kay Victorina. Tanggapin mo ang bata na to kung gusto mo pang manatili sa buhay ng anak ko. Natigilan si Victorina sa sinabi ni Mama at napayuko. It's been 3 years simula nang ikinasal tayo, Victorina. Ani ko. And yet, wala kang maibigay sa akin gaya ng pangako mo. I filed an annulment last year, pero hindi mo pa rin pinirmahan. Now, if you want to stay, tanggapin mo ang anak ko. And be her mother. At saka ko kinuha ang sanggol mula kay Mama at saka dinala sa kwarto ko. I married Victorina not because I love her, but because of her influence. Makapangyarihan ang pamilya niya gaya ng pamilya ko. We are preserving our wealth kaya nag-merge kami. This is very common lalo na sa mga mayayaman na katulad namin. We are into fixed marriage. Love is not in our dictionary. Love is considered as weakness at mala sa negosyo kaya we don't have that. But she loves me. Ayon ang sabi niya. But I don't love her. It's purely business. When we tried to have a child, nalaman ko na lang na hindi siya makakaanak dahil baog siya. She asked me na mag-ampo na lang pero I filed an annulment. Wala naman akong masamang paningin sa mga babaeng hindi mabubuntis. It's just that the main reason kaya kami nagpakasal para magkaroon ng heir. Pero hindi. I wasted my time with her. Kaya naghanap ako ng baby maker.
I searched everywhere hanggang sa mapadpad ako sa club na iyon, and the beauty of Lolita caught my attention. Kaya I bought her and made her my hidden baby maker. Lolita point of view. Kinuha ang anak ko ilang araw lang matapos ko itong inilabas sa mundo. Wala akong magawa dahil yun ang usapan naming dalawa. Ang sakit lang dahil napamahal na iyon sa akin habang daladala ko pa sa tiyan. Hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon na mayakap ito. Pero kahit ganoon, ako pa rin ang nagpangalan sa kanya. Pinangalanan ko siyang Hope Lalaine Carter. Tinupad nga ni Adam ang pangako niya. Temporaryo niya akong pinapalaya at hinayaan na hanapin ko si Nanay Karen. Ngunit pagtungo ko sa dati naming bahay, wala na siya doon at balitay ng ibang bansa na raw dahil umano sa perang na panalunan sa loto. Sobrang sakit na inabandon na ako ni Nanay dahil sa pera. Nauto ako sa pagmamahal niya. Kaya nangako ako sa sarili ko na sa bagong buhay na ibinigay sa akin, aayusin ko na ang sarili ko. Kaya naman ay umalis na ako sa bahay ni Adam at ginamit ang pera na ibinigay niya sa akin upang magpatuloy sa pag-aaral at hindi maging mangmang. Lumipas ang 4 na taon simula nang umalis ako, nakagraduate ako ng kolehiyo at ngayon natanggap ako sa trabaho bilang sekretarya. Sobrang saya ko dahil ito yata ang pinakaunang beses ko na trabaho bilang isang fresh graduate. Kaya ko minabuti na maging desente ang sarili dahil nagbabakasakali ako na isang araw makakaharap ko ang anak ko. Miss Laurel, what's my schedule for today? Tanong sa akin ni Madam Leonora habang naglalakad siya pabalik sa opisina niya. Tiningnan ko ang hawak na iPad ko habang hinahabol ang kanyang paglalakad. 1 p.m. po with Mr. Cruz sa Visitation Hotel. 2:30 p.m. meeting with Mr. Ramon. 3:30, no schedule ka po. 4 p.m. po kay Mr. Carter. Natigilan kami pareho ni Madam Leonora sa huling binanggit ko. Cancel mo lahat except sa 4 p.m. ani Madam Leonora. Okay? Sige po, ma'am. Napalunok ako habang kinakancel ko ang mga nakaschedules. Naalala ko kasi si Adam sa apelyido na Carter. 5 buwan na pala ang nakalipas simula na matanggap ako at agad din akong natuto kung anong klaseng trabaho ang sekretary ng isang CEO. Mahirap siya pero dahil mabait ang boss, natiis ko naman. Bihira lang kasi ang magkaroon ng boss na mabait. Sabi nga ng mga ibang employees dito, parang anghel na bumaba sa langit si Madam Leonora kaya di nila iiwan kahit kailan. At ako, napakaswerte ko rin kasi kapag pupunta siya sa mall, bibilhan niya rin ako kahit hindi naman kailangan. Sabi niya kasi naalala niya raw sa akin ang kanyang namatay na anak na kasing edad ko sana kung hindi kinuha ng maaga. Sumama ka sa akin! Ani Madam Leonora sa akin pagpasok namin sa opisina niya. May nakahanda na damit mo. Po? Sabi sa schedule, private meeting po. Ani ko. Hindi naman masyadong private. Wala akong kasama so you need to be there with me, okay? Sige po, ma'am. Kinagat ko ang ibabang labi at saka kinuha ko na ang paper bag na may damit ko na bigay niya sa akin. At saka nagtungo na sa banyo upang magbihis. Red dress ang suot ko at dahil maputi naman ako, light makeup lang ang nilagay ko. Ito ang pinakagusto ko sa trabaho ko. Kahit saan magpunta si Madam Leonora, kasama ako. Nakakapag-travel pa across the world habang nagtatrabaho. Nakapunta na nga ako sa Singapore noong may business trip si Madam. Sa Malaysia din at sa Dubai. Nagtungo kami sa isang resort kung saan gaganapin ang kanyang private meeting with Mr. Carter. Kami lang dalawa ang nakapasok at ang mga bodyguards niya ay nasa labas lang ng resort. Sabi sa info, exclusive sa mga mayayaman ang resort na ito. Isang stay ay nag-worth na ng 6 digits. Isang gabi lang.
Paano pa kaya itong private meeting lang nila tapos marami? Baka millions na inabot nito. Mrs. Leonora Johnson, ani ng babae na tingin ko ay sekretary ng kamiting ni Madam. Nasa loob na si Mr. and Mrs. Carter. They are waiting for you. All right. Binalingan ako ni Madam Leonora. Dito ka muna sa labas, Miss Laurel. My meeting is private kaya hintayin mo na lang ako dito. Don't worry, may party sa baba sa pagkatapos nito. You can party para hindi masayang ang damit mo, okay? Okay po, Madam. Inayos ni Madam Leonora ang kanyang sarili bago niya sininyasan ang babae na buksan ang pinto upang makapasok siya sa loob. Nang makapasok na si Madam, umupo ako sa sofa malapit sa pinto upang maghintay. Sekretary ka ni Mrs. Johnson? Tanong ng babae sa akin. Yes, sagot ko. Ikaw din, sekretary ka ni Mr. Carter? Umiling siya. Hindi, nagtatrabaho ako rito sa resort. Tumango-tango ako. Magkamukha kayo ng ma'am niyo. Anya sa akin. Para mo siyang mommy. Napangiwi ako. Ang layo. Naku, totoo kaya. Akala ko ay anak niya. Para kayong mag-ina habang nasa malayo pa kayo. Tinawanan ko na lamang siya at saka hindi na nagsalita. May ilan na rin nagsabi na medyo magkahawig daw kami ni Madam. Ang tangi ko lang masabi ay malayo o dahil baka palagi na kaming magkasama kaya para nang magkamukha. Sa gitna ng paghihintay ko, may isang bata ang naglakad patungo sa pwesto namin. Para siyang umiiyak kaya agad ko siyang nilapitan. Baby, what's wrong? Tanong ko nang makalapit. Bakit ka umiiyak? Tumingin siya sa akin at mas lalong umiyak. I lost my mommy. I didn't know where she is. Pinalis ko ang luha sa kanyang mata. Don't cry, baby. We will find your mommy. Nagliwanag ang kanyang mata at tumigil sa pag-iyak. Talaga po? Tumango ako at napangiti. Yes. Yay! Nagulat na lamang ako nang biglang magpakarga ang bata. Kinarga ko siya at saka hinaplos ang likod. Huwag ka na mag-cry. Miss, lumapit sa akin ang babae kanina. Kilala mo ba ang bata na to? Hinanap niya ang mommy niya. Sabi ko, kawawa naman. Nang makita ng babae ang tsura ng bata ay namilog ang mata niya. Anak yan ni Mr. and Mrs. Carter. Anya sa akin, umawang ang labi ko. Carter? Napatingin ako sa bata at tinitigan ko ito. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko kasabay ng pagdulo ng luha ko. Ayos ka lang, miss? Ha? Agad kong pinalis ang luha ko. Wala naman. Naaawa lang ako sa kanya. Umiiyak kasi. Sira na yata mata ko. Magkamukha kayo kapag umiiyak. Anya at saka lumapit siya sa pinto. Ipasok mo siya sa loob, miss. Kanina pa yan hinahanap ni Mr. Carter. Napalunok ako at napatingin muli sa bata na titig sa akin. Are you okay? Tanong niya sabay haplo sa pisngi ko. Why are you crying? Am I too big to carry? I'm sorry. You can put me down. No. You're not big or heavy to carry. What's your name? Tanong ko sa kanya habang pinipigilan ang emosyon. Hope Lalaine Carter, and I am 4 years old, sagot niya sa akin. Confirm. Anak ko nga siya. Anak ko siya. Napaluha na ako at saka napayakap na sa kanya. Akala ko ay magpipiglas na ang bata ngunit hinayaan niya lamang ako. Payakap lang ha. Pakiusap ko. Kahit saglit lang. Why are you crying? May anak din kasi ako. Ani ko.
kaedad mo lang. Namiss ko lang siya. I'm sure she missed you too. Pinalis ko muli ang luha sa aking mata at saka ngumiti sa kanya. Salamat. Ihatid na kita sa mami mo. Mukha kayong magnanay. Komento ng babae at saka binuksan na ang pinto. Pumasok ka, ihatid mo lang. Tumango ako. Sige. Pagpasok ko sa loob, unang bumungad sa akin ang isang mini pool na siyang ikinagulat ko. May mga bulaklak din at vines na siyang nagpapaganda sa lugar. Mami! Natigil sa pag-uusap ang tatlong tao na nasa may sofa malapit sa mini pool nang marinig ang boses ni Hope. Nang bumaling sa amin ang babae, nakita ko na namilog ang mata niya. Siya yata ang asawa ni Adam, si Victorina. Daddy! Ani naman ni Hope kay Adam na ngayon ay natuon ang tingin sa akin. Napalunok ako at saka nag-iwas ng tingin. Binaba ko na si Hope at saka hinaplos ang kanyang buhok. Punta ka na. Thank you po, Miss Ganda! Masayang sabi ng bata at saka tumakbo na siya patungo sa mag-asawang Carter. Medyo kinakabahan ako dahil nasa akin pa rin ang paningin ni Adam at alam ko na may kasalanan ako sa kanya. Hindi kasi ako nagpaalam dati na umalis sa bahay niya. At ngayon, natatakot ako sa mangyayari sa akin. Sana palagpasin na niya iyon dahil naibigay ko naman ang gusto niya. Who is she, Mrs. Johnson? Mataray na tanong ni Victorina matapos mailagay sa kandungan niya si Hope. At bakit niya buhat-buhat ang anak ko? Oh, she is my secretary, Mrs. Carter. Ani Madam Leonora at saka sininyasan ako na lumapit. Para akong pinagpawisan kahit hindi naman dapat nang papalapit ako. Ramdam na ramdam ko kasi ang titig ni Adam. Nang makalapit ako kay Madam Leonora ay hinawakan niya ako sa braso upang mapaupo ako sa tabi niya. This is Lolita Laurel. She is my secretary, Mr. and Mrs. Carter. Bakit niya karga ang anak ko? Tanong ni Victorina at tinaasan ako ng kilay. Victorina, saway ni Adam. What? She is a stranger, Adam. Kahit sekretary pa siya ng investor sa company mo, she is still a stranger. I'm just being protective here. Mommy, she didn't do anything to me. She helped me po. Depensa ng batang si Hope sa akin. That's enough. My secretary won't do anything bad, Mrs. Carter. Pwede ka nang kumalma. Ani Madam Leonora sabay baling sa akin. Wait for me outside. Aatin tayo sa party after this. Malapit na, okay? Tumango ako at saka nag-excuse na palabas. Adam point of view. Hindi na mawala sa isip ko ang bagong imahe ni Lolita. After 4 years, I saw her again. At coincidence na sekretary siya sa isa sa mga investors ng company namin na si Mrs. Johnson. What a small world, ha? Kahit saan ka pa dadalhin ang desisyon mo, babalik at babalik ka pa rin sa nagmamay-ari sa'yo. At ako yun. Tumikhim ako. I think we should end this meeting since settled na. Na-amuse ang mukha ni Mrs. Johnson. Really? Are you in a hurry, Mr. Carter? Adam, ani Victorina sa akin. Akala ko ba ay may dapat pang iklaro? Well, she's Mrs. Johnson. I trust her. Tumayo na ako at nakipagkamayan na kay Mrs. Johnson na manghang-mangha na sa akin. Thank you, Mr. Carter, ani Mrs. Johnson. Tumango lang ako at tiningnan siyang makalabas ng room. Nang makalabas, agad akong may denial sa phone. Dalhin mo na sa sasakyan si Hope. Mauna na kayo. Malamig kong wika habang naghihintay na sasagutin ng isa sa mga tauhan ko ang tawag. Why are you in a rush? San ka pupunta? Tanong ni Victorina sa akin. I have another business to attend. Diretso kong sabi. Kaya mauna na kayo. Hinalikan ko sa pisngi si Hope at saka hinaplos ang kanyang buhok. Behave, okay? Yes, Daddy. Humikab pa siya. I love you po. I love you too.
Ani ko at tinignan si Victorina na umaasa na gaya ni Hope ay hahalikan ko rin. But I can't just do that knowing I am craving for something else right now. At hindi ko rin siya matrato katulad ng dati dahil sa kasalanang ginawa ng pamilya niya 3 years ago. Her whole family betrayed my family and stole millions of money. Kaya kinailangan namin ng tulong ni Mrs. Johnson at iba pa para maisalba ang ibang negosyo namin. Victorina begged to stay with me. Pinagbigyan ko siya dahil siya ang nagpakaina sa anak kong naging malapit na sa kanya. I'll go now. Paalam ko at saka lumabas na sa room. Paglabas ko, inayos ko suot ko at saka inilagay ang phone sa tapat ng tenga. Yes, boss. Where is she? Tanong ko habang naglalakad sa hallway palabas. Nandito sa baba, sir. Kasama ba niya si Mrs. Johnson? No, sir. She is alone. Nandito siya sa may bar area. Did she drink? No, sir. Good. At binaba ko na ang tawag. It's been 4 years, Lolita. And we're not done yet. Lolita Point of View. Wala ba talaga kayong juice o hindi kaya gatas? Tanong ko sa bartender. Hindi kasi ako pwede sa alak eh. Naku miss, may juice naman at gatas sa resort pero hindi dito sa party area. Ani ng bartender habang naghahalo siya ng alak. Mga alak lang nandito. Try mo lang isang beses yung di muna masyadong malakas para hindi ka agad malasing. Pwede ba? Oo naman. Magkano? Tanong ko at umayos ng upo. Magkano? Libre na ang lahat basta makapasok ka dito sa resort. Tingnan mo nga naman ang nasa paligid mo. Mga big time yan lahat. Ikaw ba? Kung wala kang ideya, paano ka nakapasok dito? Ah, sekretarya po ako ng boss ko. Kasalukuyan po siyang nagpapahinga sa isang room kaya nandito ako. Ah, baka pina-enjoy ka ng boss mo dahil aalis na kayo bukas. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, uminom ka na. Nakuha niya naman ang atensyon ko kaya pumili ako ng pinaka-basic. Akmang iinumin ko na sana ang isang baso ng alak nang may umagaw sa baso ko at siya ang uminom. Namilog ang mata namin pareho ng bartender at gulat na binalingan ang taong umagaw sa inumin ko. Sir Adam, namutla ako. Kahit nakasombrero siya ay alam ko na siya ito. Kilala mo pa pala ako, hmm? Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Sa lahat pa talaga ng lugar, dito pa talaga? How's life, Lolita? Did you enjoy your temporary freedom? Tanong niya at napaigtad ako nang haplusin niya ang pisngi ko. Alam mo naman na akin ka, right? May asawa ka na po. That's not what I meant, Lolita. Inilapit niya ang kanyang sarili sa akin at halos maadik ako sa kanyang pabango. I bought you. Bago ka naging sekretary ni Mrs. Johnson, you were my hidden baby maker. Am I right? Pero tapos na ang trabaho ko, hindi ba? Nabigyan na kita ng anak. Ano pa ba ang kailangan mo? Ikaw. At mahina akong napasinghap nang bigla niya na lamang akong hinalikan sa aking labi. Sa harap pa talaga ng bartender. Sinubukan ko siyang itulak ngunit mas malakas siya. Hinapit niya ang bewang ko at sinapo ang pang-upo ko kaya nakarga niya ako. You're mine. Bulong niya habang karga-karga niya ako. Kahit saan ka magpunta, akin na akin ka pa rin. Dinala niya ako sa isang pribadong kwarto. At doon, nangyari na naman ang digmaang hindi ko akalain na mangyayari muli sa pagitan naming dalawa. Para akong napunit dahil ang liit-liit ko sa kanya. Hindi ko kinaya ang muling pagtagpo namin dahil para siyang halimaw sa kama na halos ayaw akong tigilan. Kung hindi lang ako umiyak, ay baka aabot kami ng madaling araw sa ibabaw ng kama. Magkaisa ang katawan sa iba't ibang posisyon na kanyang inimbento na halos magpawala sa akin sa ulirat. Sir Adam, baka mabuntis ako.
Natatakot ko na sambit kinaumagahan nang magising kami pareho. Nandito kami ngayon sa bathtub. Nasa likod ko siya at ramdam na ramdam ko ang kanyang mainit na katawan sa likod ko. Ayaw ko pa pong mabuntis ulit. Drink contraceptive pill. Anya sabay haplo sa buhok kong basa. I don't wear condom because I don't like it. Sir, may asawa naman kayo. Pwede namang annulled na kami. Pagputol niya sa akin. 3 years ago, wala na kami. Nasa bahay ko siya because she begged. Her whole family stole my family's money at tumakbo palayo. Siya ang napagbuntungan ng galit ng mama. Pero you are my hidden baby maker. Hindi ka makilala ni Victorina kung yan ang inaalala mo. Kailangan ko ng pangalawang anak, Lolita. At hindi pwedeng ibang babae ang bubuntisin ko. Natahimik ako. Victorina won't hurt you if she find out. She can't do anything about it. Kaya kung gusto mong makita ang anak mo, huwag kang lalayo sa akin. Sir Adam. Adam. Call me Adam, Lolita. Bulong niya sa tenga ko na siyang nagpakiliti sa akin. Call me by my name. Adam. Good. Don't worry. I won't force you to get pregnant again. I won't take your happy life right now. At napapikit ako nang halikan niya muli ako sa aking leeg, kasabay ng paghaplos niya sa aking katawan. Hindi nga ako makakatakas kay Adam gaya ng sabi niya dahil sobrang liit lang ng mundong iniikuta namin. Wala ka daw sa room mo kagabi, Miss Laurel. Where did you sleep? Tanong ni Mrs. Johnson nang bumalik ako. Did you sleep with a guy? Napasingap ako dahil sa kanyang tanong. Napabuntong hininga siya at saka hinawakan ako sa balikat. It's okay to be curious, pero be careful, okay? Hindi safe ang mga lalaki dito. Uminit ang pisngi ko sa hiya. Okay po. O siya, mag-breakfast ka na. Uuwi na tayo dahil marami pa tayong trabaho pagbalik natin. Umuwi na kami pagkatapos naming mag-breakfast at binigyan ako ng 1 day off ni Madam. Kaya nagkaroon ako ng oras para sa sarili ko at sa apartment ko. Habang naglilinis ako sa apartment ko, bigla na lamang may kumatok sa pinto. Sino yan? Tanong ko at napatigil sa paglilinis. Lolita, may bisita ka! Narinig kong sambit ng landlady. Kumunot ang noo ko. Sino naman kaya? Wala naman akong inaasahan na bisita ha. Sige po, saglit lang po. Minadali ko sa pagtapos ang pagwawali sa sahig bago ko binuksan ang pinto. Pagbukas ko, bumungad ang pagmumukha ni Adam. Namilog ang mata ko. Adam? Hi po, Miss Ganda! Napasingap ako at nagbaba ng tingin kay Hope na nakangiti na sa akin. Hindi ko akalain na dinala niya rito ang bata. Paanong... She wants to see you because she wants to give you something. Anya, Hope, don't be shy. Give her your gift. Mumuso si Hope at saka kinuha ang kamay ko. I made this cute bracelet. It's not really nice but I made it with a heart. Ani Hope at saka inilagay sa akin ang yellow color na bracelet na may iba't ibang klase ng shapes. Ang ganda. Parang hinaplos ang puso ko. Salamat. Thank you din po for hugging me last time. It's not my first time receiving a hug from a stranger. Hindi ako hinahug ni Mommy. Natigilan ako sa kanyang sinabi at napatingin kay Adam na ngayon ay natigilan din. Ganun ba? Baka hinahug ka ng Mommy mo kapag tulog ka. Pasensya na sa lugar ko, maliit lang. Wala kang lugar na paglalaruan. Hindi kami nandito for that. We are here dahil gusto kanyang makita. And to see kung hindi ka talaga tatakas. Hindi naman ako tatakas. Are you taking pills? Tanong niya sa akin. Good. Bakit mo na itanong? Napatingin siya sa akin. Dahil hindi lang isa. Dalawa o tatlong beses natin gagawin ang bagay na yun.
Lolita. Once you stop taking pills, ibig sabihin, you are ready to get pregnant. That's the deal. Hindi ako nakapagsalita. Deal? Tanong niya sa akin. Oo, pero huwag sana palagi. Ayaw kong malaman ng matao ang koneksyon natin sa isa't isa. Ayaw ko ng gulo, Adam. Sure, don't worry. If you want to see Hope, you can go to my office na hindi halata ng iba. I'm sure may ipapahatid si Mrs. Johnson sa'yo sa office ko. Tumango ako at saka napakagat sa ibabang labi. Sige. For now, hayaan mo muna kami rito. If you know how to cook, cook for us. Hope loves spaghetti and fried chicken. Tumango ako at saka sinunod ko ang gusto nila. Hindi ko ma-imagine na isang araw, makikita ko silang dalawa sa iisang lugar. Sa maliit na apartment na ito kung saan salo-salo kami sa pagkain. Hindi ko ito in-expect na mangyayari. Kasama ang anak ko at ang lalaking palihim kong minahal. Araw-araw nagtutungo sina Adam at Hope sa apartment ko para lang makikain ng hapunan tuwing out ko o hindi kaya ay ang makitulog. Gusto kong magpasalamat kay Adam dahil hindi niya pinagdamot sa akin ang anak ko. Kahit hindi siya lumaki kasama ako, kahit hindi ako ang nagpalaki sa kanya, pangarap ko pa rin na makilala niya ako bilang ina niya. Hindi bilang istranghero lang na naging mabait sa kanya. Mas lalo lamang kaming naging malapit sa isa't isa ni Adam at parang muling lumabas ang pag-ibig kong matagal na tinatago, lalo na ngayon na regular na may mangyayari sa amin sa gitna ng gabi. Wala na sila ng asawa niya. Oo, sinabi niya yun. Pero hindi pa rin mawala ang guilty at awa sa kanya. Kung siguro ay makakaanak siya, hindi siguro ako makilala ni Adam. Hindi siguro siya mag-i-exist sa buhay ko. Kaya lang naman siya naghanap ng baby maker dahil baog si Victorina. Pero ewan ko ba? Noong una, alam ko ang rule ko bilang baby maker. Bibigyan ko lang siya ng anak sa isang gabi na pangyayari lamang. Ngunit ngayon, ibang-iba na. Palaging may nangyayari sa amin at sa tuwing may nangyayari, mas naging malalim lamang ang nararamdaman ko, lalo na't sobrang gentle niya sa akin pagkatapos. Miss Ganda, pwede po pakiayos ng zipper ko sa dress ko? Magalang na tanong sa akin ni Hope habang pilit na inaabot ang kanyang likod. Isang araw sa isa sa mga day offs ko, hinatid na lang bigla ng mga tauhan ni Adam si Hope sa aking apartment upang kami ay sabay na magsimba. Since hindi naman raw sila gumagala ng Mommy Victorina niya, kami na lang daw. Sobrang saya ko kasi binigyan talaga ako ni Adam ng oportunidad na makasama ang anak ko. At ito na nga iyon. Sige, halika rito, Hope. Lumapit siya sa akin at tumalikod. Akmang isasara ko na sana paibabaw ang kanyang zipper sa kanyang dress nang may napansin ako. Teka lang, ano to? Binaba ko ang zipper ng dress at nalaglag ang pangako sa nakita. Miss Ganda! Nagsimula nang umiyak si Hope nang ibinaba ko ang zipper ng dress niya. Huwag niyo po sanang sasabihin kay Mommy. Sabi po niya, shh raw, hindi ko raw po sasabihin. Magagalit po si Mommy. Please po, Ate Ganda. Nanginginig ang aking kamay habang itinakip ko ito sa aking bibig at tumulo ang luha sa aking mata. Ang bata-bata pa ni Hope pero hindi ko akalain na sa likod ng kanyang masayahing mukha ay may ganitong mga sugat. Galing sa hampas ng isang sinturon. Si Victorina ba ang may gawa nito? Hinila ko si Hope sa akin at pinalis ko ang luha sa kanyang mata gamit ang aking mga daliri. Hope, huwag kang matakot. Sabihin mo sa akin, bakit niya ito ginawa sa'yo? Tanong ko at naiyak na rin.
Bakit ka po nag-cry? Hindi naman po ikaw ang sinaktan. Mas lalo lamang akong naiyak. Kasi nag-aalala ako sa iyo. Siyempre, magkalapit na tayo, hindi ba? Kaya umiiyak ako kasi hindi mo dapat ito nararanasan. Ang mga bata, hindi inaabuso. Dapat minamahal. Talaga po. Pero sabi po ni Mommy, hindi niya raw ako mahal. At ako daw ang dahilan kaya po naging miserable ang buhay niya. Mahal kita. Iyak kong sabi. Hindi ka man mahal ng iba. Hindi ka man mahal ng iba pero mahal kita. Mahal na mahal. At saka niyakap ko ng mahigpit si Hope. Hindi natuloy ang pagsisimba namin dahil sa nangyari. Sinabi ni Hope ang iba pang ginawa ng mommy niya sa kanya kapag wala si Adam. Bukod sa sinturon, nilalak daw siya ni Victorina sa banyo kapag nagagalit. Muntik nang ilunod sa bathtub at marami pang pang-aabuso. Ang sakit isipin na naranasan na iyon ni Hope sa murang edad at ang dahilan ay selos at inis. Oo, yun ang pananaw ko kasi nagsiselos si Victorina na nasa kay Hope ang atensyon at pagmamahal ni Adam. Kaya naman pinaalam ko kay Adam ang lahat ng sinabi ni Hope at ayaw ko nang ibalik pa si Hope sa bahay nila. Galit na galit si Adam to the point na nag-walk out siya sa apartment. Siguro napakasakit din iyon sa parte niya dahil pinagkatiwalaan niya si Victorina sa anak niya. Adam Point of View. Naging madalas na yata ang pag-uwi mo ng madaling araw, Adam. Bungad sa akin ni Victorina nang makita ko siyang nakahalukip-kip sa may hagdanan. Nasaan si Hope? Bakit hindi mo na siya kasama sa pag-uwi? Wala siya sa bahay ng mommy mo kaya nasaan siya? Pagod ako, Victorina. Huwag ngayon. Pagtitimpi ko at nilagpasan siya. Ah, pagod ka ba talaga o may babae ka na? Ano? May baby maker number 2 ka na ba? Kaya ka madaling araw na palaging umuwi? Umigding ang pangako at binalingan siya. Pakialam mo ba, Victorina? Hiwalay na tayo, baka nakalimutan mo. Nanginid ang luha sa kanyang mga mata. Oh, I know that! Pero ang sakit pa rin kasi hindi mo talaga ako kayang lingunin. I love you, Adam! Tinanggap ko si Hope kahit hindi siya sa akin ang galing. Tinanggap ko ang insulto ng mommy mo because I love you! Did I say na magstay ka dito? I asked her. Kaya nang sabi ko, hiwalay na tayo. Nandito ka lang dahil nagpakaina ka sa anak ko. And you begged. Nandito ka pa rin kahit traidor ang pamilya mo. Oo! Nagpakaina ako kay Hope! And now, I have a feeling na nilalayo mo na siya sa akin. To get rid of me? Ano? Kinuha mo ba ang tunay niyang ina? Tell me, who's her real mother, Adam? Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lamang siyang lumuluha. How could she cry like that when she secretly abused my beloved daughter? How could she cry na parang tinrato niya ng tama ang anak ko? I trusted her. Oo, kinuha ko ang tunay niyang ina. And I am planning to make her the real mother since she is the biological mother of Hope Lalaine. Oh, how could you, Adam? Suplinano mo itong lahat. You wanted to get of me kaya nilalayo mo si Hope sa akin. Para malayo na rin ang loob niya sa akin. Did you really love my daughter? Tanong ko sa kanya. Of course! I love your daughter as much as I love you, Adam.
Hindi ako magtitiis kung hindi. Then what's this? Binuhos ko sa harapan niya ang laman ng envelope na may mga pictures na kuha sa CCTV kung saan kitang-kita ang pagmamaltrato niya sa anak ko. What's this, Victorina? You love my daughter? You cared for her? Or you want to kill her? Napaluhod si Victorina at napaiyak nang makita ang mga litrato ng kanyang mga kagagawan. Kumuyom ang kamao ko. This is not me. This is not me. Nanginginig na sambit ni Victorina at sunod-sunod na umiling sa akin. Adam, this is not me, Adam. Hindi ko kayang gawin to. This is Photoshop. Photoshop. I swear. Where is Hope? Siya mismo ang magsasabi na hindi ako ya... Hanggang kailan ka ba magsisinungaling, ha? Wala ka ng lusot. You are going to jail for hurting my daughter. No. No, please don't do this to me, Adam. Hindi totoo ang nasa picture na yan. Hope knows how much I love her. Please, maniwala ka sa akin. Nagsisisi ako na pinagkatiwala ko sa'yo si Hope, Victorina. She loves you. Kahit hindi mo siya itinuring na anak mo, tinuring kanya na ina niya. If I have known, sana noong hindi pa siya nabuhay sa mundong to, tinanggal na kita sa buhay ko. There's a woman who wants to be her mother, who wanted so bad to hug her and be with her all the time. Pero pinili kita because I thought mas kilala kita. But you are actually a total stranger to me. I didn't know you could do this, Victorina. Adam! Adam, please! Maniwala ka sa akin! Adam, maniwala... Hindi ko palalagpasin ito, Victorina. Prepare yourself. At saka ko siya tinalikuran. But I immediately regret na iniwan ko si Victorina na walang bantay sa bahay ng madaling araw na yun dahil pagising na pagkagising ko sa umaga, ibinalita na lamang sa akin ang pag-alis ni Victorina sa bahay. Kaya I ordered my men to search for her para idiretso na siya sa kulungan. Lolita Point of View. Miss Ganda, Miss Ganda, nasaan ka po? Wala ka po sa house niyo po. Ani Hope sa kabilang linya. Isang buwan na pala ang nakalipas simula nang malaman namin ang pang-aabuso kay Hope. May warrant of arrest na si Victorina. Kasalukuyan siyang hinahanap ngayon ng mga otoridad. Sinali na rin ang kanyang pamilya dahil na rin sa kasong robbery at iba pa. Ngayon, nandito ako sa market kasi inutusan ako ni Madam Leonora Johnson sa kanyang morning cravings. Nandito ako ngayon sa market. May binili lang. Ikaw? Nasa house ko ba ikaw? Tanong ko at napangiti. Ang aga mo naman. Gusto ko po kasi matikman ang luto ninyo, Miss Ganda. Miss na miss ko na po. Mas lalo lamang sumilay ang ngiti sa aking labi. Sige, bibili na rin ako rito sa market ng mga lulutuin para may makain ka ulit, okay? Sige po, Miss Ganda. Nang ibinaba ko na ang tawag, nagtungo na ako sa mga gulayan upang bumili ng mga gulay. Tapos ko na kasing mabili ang gusto ni Madam Leonora na isang dried mango na gustong gusto niya. 1 kilo po ng kalabasa, ani ko. At saka talong na rin. Habang nilalagay sa plastic bag ang mga sinabi ko, pumili rin ako ng bawang at sibuyas. Ngunit sa gitna ng aking pagpili, natigil ang lahat nang bigla na lamang may huminto na isang puting van at lumabas ang mga nakamask na lalaki sabay tutok ng baril sa akin. Namilog ang mata ko at naistatwa sa gulat. Namutla ako. Sumama ka sa amin, miss, kung ayaw mong ipaputok ko itong baril sa ulo mo. Wika sa akin ng lalaki sabay hawak sa braso ko. Tinutukan niya ng baril ang ibang tao. Huwag kayong magtangkang magtawag ng pulis. Babalikan ko kayo. Banta pa niya at saka napatili na lamang ako nang kinaladkad niya ako papasok sa loob ng van. Nang tagumpay nila akong napasok sa van ay umandar agad ito at saka mabilis na umalis. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko dahil hindi ko alam kung ano ang pakay nila sa akin.
So, ikaw pala ang baby maker ni Adam? Napasingap ako at nagangat ng tingin. Namilog ang mata ko nang makita ko si Victorina. Victorina? Ngumisi siya. Ako nga! At napasigaw ako nang sinampal niya ako ng malakas kaya halos mauntog ako sa bintana. Ako nga si Victorina! At ikaw, matagal na kitang hinahanap. Hindi ko akalain na ang lapit-lapit mo lang pala! Hinila niya ang buhok ko at inilapit ako sa kanya. Ang kapal ng mukha mong pumasok sa buhay namin ni Adam. Malandi ka! Makatikang babae ka! Kaya naman sa sobrang iritasyon ko, sa batang yun ko nabuntong ang galit ko. Pasensya na ha? Hindi pala ang bata ang nakaranas ng ganong sakit kundi ikaw! At sinampal niya muli ako ng malakas. Paulit-ulit akong sinakta ni Victorina sa loob ng van habang bumabiyahe. Halos hindi ako makapanglaban dahil hinawakan ako ng lalaki sa magkabilang braso upang hindi makalaban. Hindi ka naman importante kay Adam at Hope. Kaya mas mabuting mawala ka na lang sa mundong to, Lolita. Anya habang hawak na ako sa baba. Total, kriminal na rin naman ako. Bakit hindi ko na lubos-lubusin? Inilabas niya ang isang matulis na gunting at nagtatawanan ang mga nasa front seat. ano ang gagawin mo? Namutla ako. Manggugupit lang. At napatili ako nang ginupit niya ang t-shirt ko kaya na-expose ang tiyan ko. Paano ka ba napili ni Adam bilang baby maker? Kabit ka ba niya? Ha? Umiling-iling ako. Hindi! Sinungaling! At napasigaw muli ako nang sampalin niya ako. Ikaw ang pinuntahan ni Adam gabi-gabi. Kaya naman pala, noong unang kita ko palang sayo, ramdam ko na. Sinaktan ako ng sinaktan ni Victorina habang hawak ako ng kanyang mga kasama. Wala akong kalaban-laban dahil ako lang mag-isa at bumabiyahe pa ang van na sinasakyan namin. Bugbog sarado na ako at halos wala nang malay nang huminto ang van na sinasakyan namin sa isang madilim at walang masyadong tao na lugar. Gusot na rin ang aking damit at ang aking buhok ay hindi na maayos dahil ginupit-gupit ito ni Victorina. Itapon niyo ang babaeng yan dyan! Mamamatay na yan! Narinig kong sabi ni Victorina. Hinila ako ng dalawang lalaki at saka itinulak nila ako sa isang damuhan na hinang-hina. Tinadyakan pa ako ni Victorina ng dalawang beses sa tiyan bago nila ako nilubayan at saka umalis. Tumulo ang luha sa aking mata habang nakakuyom ang aking kamao. Sinubukan ko mang tumayo pero hindi kaya ng katawan ko. Bukod doon, nanlabo na rin ang paningin ko at naghahabol na rin ang hininga. Ayaw ko pang mamatay. Ni hindi pa nga ako kilala ng anak ko. Miss Ganda lang ang tawag niya sa akin. Ayaw ko pang mamatay. Gusto ko pang makita ulit si Nanay Karen. At kung ano man ang rason niya sa pag-abandona sa akin, mapapatawad ko siya dahil mahal na mahal ko siya. Ayaw ko pang mamatay kasi hindi ko pa naranasan ang magmahal ng lubos. Ayaw ko pa. Sa sobrang labo ng paningin ko dahil sa pag-iyak, hindi ko alam kung sino ang bagong tao ang lumapit sa akin. Oo, may tao at para siyang nagulat na makita ako. Tulong! Nanghihina kong sabi bago ako tuluyang nawala ng malay. Adam Point of View. Nakareceive ako ng tawag mula sa yaya ni Hope na hanggang ngayon ay hindi pa rin umuuwi si Lolita.
Kaya napatawag ako kay Mrs. Johnson at nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi pa bumalik si Miss Laurel sa opisina ko, Mr. Carter. Bakit? Hindi pa siya umuwi sa kanila. What? Nagsimula na siyang mag-alala. Gabi na ngayon. It's 7 PM na. Bigla akong kinakabahan. Sabi ni Hope, tumawag daw siya kay Lolita mga around 10 AM in the morning at yun na ang huling pag-uusap nila. Now I wonder kung saan siya nagtungo dahil hindi siya umuwi. Sinubukan kong tawagan ang kanyang cellphone at nagring lang ito. Ilang beses yata akong tumawag hanggang sa sumagot siya. Hello, Lolita. Where are you, ha? Bungad ko sa tawag. Hinahanap ka ni Mrs. Johnson at ng anak mo. Hello? Natigilan ako nang marinig ko ang isang boses ng matandang babae. Para siyang umiiyak. Hello? Who's this? Bakit nasa'yo ang cellphone ni Lolita? Tulungan niyo po ang anak ko. Iyak na matanda sa kabilang linya. Wala po siyang maalay. Itinapon siya dito ng isang grupo. Namilog ang mata ko. Are you telling the truth? Where exactly are you? Hindi ko po alam, sir. Sinusundan ko lang yung van na kumuha sa anak ko. At nagulat ako na itinapon siya dito. Don't go anywhere. Pupunta kami dyan. I tracked Lolita's phone and whereabouts at halos mapamura ako sa sobrang layo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari ngunit isa lang naman ang nasa isip ko. Si Victorina. Sa isang buwan niyang pagtatago, sigurado ako na pinaplano niya ito. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at umalis na kasama ang ilan sa mga tauhan ko. Halos 3 oras yata ang naging biyahe bago nakarating sa lugar. Ngunit pagdating ko doon, naunahan ako ng isang kotse. Si Mrs. Johnson. Nalapit na sana ako ngunit natigilan ako sa kanilang pinag-usapan. Oh, how could you do this to me, Karen? Iyak ni Mrs. Johnson habang nakayakap na sa walang malay na si Lolita. Napasinghap ako. Paano mo nagawa sa akin to? Sigaw ni Mrs. Johnson. Akala ko patay na ang anak ko. And now, sinabi mo sa akin ngayon na anak ko si Lolita. You stole her away from me. For what? Money? Patawarin mo ako, Ma'am Leonora. Iyak na matandang babae. Mukhang siya ang kausap ko kanina sa tawag. Hindi ko intensyon na ilayo sa iyo ang anak ninyo. Patawarin niyo po ako. You kidnapped my daughter. And pinaniwala mo ko na patay na siya. Hindi ko akalain na magagawa mo to sa akin, Karen. You are my dear friend. Isa kang mabuting kaibigan at nurse. Pero hindi ko akalain na dahil sa pera magagawa mo to. You sold my daughter to him? Itinuro ako ni Mrs. Johnson. How much did you pay for my daughter, Mr. Carter? 1 million? 5 million? 10 million? Babayaran ko ang ibinayad mo para sa anak ko in exchange. Lupayan niyo ang buhay niya. I can't do that, Mrs. Johnson. Sabi ko at sa gitna ng pag-iyak niya, kinuha na si Lolita ng mga rescue na bagong dating at ipinasok sa ambulansya. At bakit? Ang dating asawa mo naman ang gumawa nito! Matagal bago ako nakasagot. Because I love her. Umawang ang labi niya sa sinabi ko. You love her? Yes. Diretso ko nasagot. At may anak na kami. Hope Lalaine is her daughter, Mrs. Johnson. Lumapit siya sa akin at saka sinampal ako. My daughter is very young to be a mother of your child, Mr. Carter. I know, and I'm sorry. But I love your daughter, Mrs. Johnson.
Pakakasalan ko siya kahit sa ayaw at sa gusto mo. For now, our top priority is her safety. Mabuti at nakasunod ang rescue na pinatawag ko. I hope she's safe. At tumalikod na ako para bumalik sa aking kotse. Sobrang dami ng revelasyon ang nangyari ngayong araw. Dolita is Mrs. Johnson's daughter at tinakaw siya nang siya ay sanggol pa lang ng dating nurse at kaibigan ni Mrs. Johnson na si Karen. Si Karen ay siyang naghila kay Lolita sa isang club at nabili ko. Lolita Point of View. Nagising ako sa isang maputi na kwarto. Tingin ko ay nasa ospital ako. Gusto kong magpasalamat sa kung sino mang nagligtas sa akin dahil buhay pa ako at may pag-asa pa na maabot ang gusto kong maabot sa buhay. Anak! Naibaling ko ang tingin ko sa gilid ko at nakita ko ang papalapit na si Madam Leonora. Madam Leonora, anak ko! Anak ko! Anak! At napasinghap ako nang bigla na lamang niya akong niyakap at napahagulgol siya sa balikat ko. Nagtaka ako dahil tinawag niya akong anak o baka nagkamali lang ako ng dinig. Anak ko! Anak! Anak! Patuloy ni Madam Leonora. Madam Leonora, ano po ang ibig ninyong sabihin? Naalala niyo ba ang anak niyo sa nangyari sa akin? Pasensya na po, anak kita! Anak kita! Ani Madam Leonora nang kumala siya sa yakap. Anak kita! Ninakaw ka sa akin ni Karen! Umawang ang labi ko. Kilala mo si nanay? Tumango siya. Siya ang dating nurse at dati kong kaibigan. Ninakaw ka niya sa akin, anak. Namilog ang mata ko sa kanyang sinabi. Paano niyo po nasabi na anak niyo ko? Tanong ko at nagsimula nang nangilid ang luha sa aking mga mata. May birthmark ka sa tiyan mo. Ayan lang ang naalala ko sa anak ko bago siya mawala sa bisig ko. Ani Madam Leonora at hinawakan ako sa mukha. At ikaw yun. Ikaw yun. Tuluyan ang tumulo ang luha sa aking mata. Grabe, ang liit lang ng mundo. Hindi ko akalain na ang totoo kong nanay ay si Madam Leonora. Kaya naman pala. Kaya pala ang gaan ang loob ko sa kanya. At hindi ako makapaniwala sa kwento. Ninakaw ako ni Nanay Karen para sa pera na alam ko na matagal pa niyang makukuha. Parang hindi makatotohanan. Mami! Namilog ang mata ko nang marinig ko ang boses ni Hope Lalaine. Nang binalingan ko siya ay tumakbo siya palapit sa akin at saka yumakap. Mami! Iyak niya. Mami! Don't leave me, Mami! Oh, anak! Anak! You are my mommy, right? Daddy told me everything. Ikaw ang mommy ko! Iyak niya at mas lalo lamang akong umiyak. Napaiyak na rin ako dahil hindi ko mapigilan ang emosyong nararamdaman ko. Ang daming nangyari ngayong araw. Nalaman ko na kung sino ang tunay ko na ina at tinawag na rin akong mommy ng anak ko. Oo. Ako ang mommy mo. Hope. Salamat. Salamat. At nagyakapan kami.
Dalawang araw akong nanatili sa ospital bago ako lumabas at saka dinala sa bahay ni Madam Leonora na siyang nanay ko pala. Doon, tinrato ako na parang prinsesa at halos ayaw akong pagalawin dahil baka raw masakit ang katawan ko. Bukod doon, mas lalo lamang kaming nagkabanding ng anak ko dahil hinayaan ni Madam Leonora na makapasok ang anak ko. Isang linggo yatang tinutugis ng mga kapulisan si Victorina at mga kasabwat niya bago siya tuluyang nahuli. Nahuli na rin ang kanyang pamilya kaya buong pamilya silang mabubulok sa kulungan. At ang isa pang balita, sumuko na raw si Nanay Karin sa pulisya at nalaman ko na siya pala ang nakakita sa akin sa madilim na lugar na iyon. Gusto ko mang magmakaawa kay Madam Leonora na huwag ikulong ang Nanay Karin ko. Hindi naman pwede dahil alam ko kung gaano kasakit mawalay sa anak. Lumipas ang ilang buwan, balik sa normal na ang lahat. Wala nang kaguluhan. Payapa na muli. Nandito ako ngayon sa labas ng bahay, hinihintay ang pagdating nina Adam at Hope. Gagala kasi kami ngayon kaya nag-ayos talaga ako. Matagal pa ba sila? Tanong sa akin ni Mommy Leonora. Malapit na po. Ani ko sabay ngiti sa kanya. Nagtagal ang kanyang tingin sa akin. Mahal mo ba ang lalaking iyon? Tanong niya na nagpatigil sa akin. Sagutin mo ko. Bigla akong nahiya. Huwag kang mahiya. Sabihin mo sa akin. Nakadepende sa sagot mo ang mangyayari sa buhay mo. Kinagat ko ang ibabang labi at saka nagbaba ng tingin. Opo. Then good. Enjoy your date. Napasinghap ako nang tumalikod si Mommy. Bakit po? Tanong ko. Ano po ang mangyayari sa buhay ko kapag ayon ang sagot ko, Mommy? Huminto siya sa paglalakad at binalingan ako. Sabi ng binatang yon, mahal ka raw niya. Kaya huwag niyo nang pigilan ang sarili niyo at ipakita na sa buong mundo at sa anak ninyo kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Ngumiti siya sa akin at saka bumalik sa loob ng bahay, dala ang kanyang tsaa. Mahal ako ni Adam? Totoo ba yun? Hindi na ako nagkaroon ng oras para mag-isip at mag-assume dahil dumating na sila. Niyakap agad ako ni Hope at saka pinagbuksan ako ni Adam ng pinto. Pasok ka. Kinagat ko ang ibabang labi ko at saka tumango. Okay, salamat. Pagpasok ko sa loob ng kotse niya ay umupo ako ng maayos at nag-seat belt. Nasa backseat ang anak ko na siyang masayang-masaya ngayon. Mommy, birthday po ni Daddy ngayon kaya po tayo gagala. Daldal ni Hope sa likod kaya napatingin ako kay Adam. Birthday mo ngayon? Tanong ko sa kanya. Inayos niya ang kanyang seatbelt at saka binalingan ako. Yup. Hala, wala akong regalo. Sapat na ang presensya mo. Anya at napasinghap ako nang hawakan niya ang kamay ko na nasa hita ko. You are my greatest gift, Lolita. Priceless. At naistatwa ako sa aking kinauupuan nang hinalikan niya ako sa pisngi. Nang tingnan niya ako ay pumula ang buong mukha ko. Shall we? Agad akong tumango at saka nag-iwas ng tingin. Oo. Tumikim ako. Tara na. Sa gilid ng mata ko ay nakita ko ang pagngisi ni Adam, kaya mas lalo lamang akong namula. Marami kaming pinuntahan sa birthday niya. Nagtungo kami sa amusement park kung saan sumakay kami sa mga rides. Kumain kami sa restaurant na siyang paborito niya at ang panghuli ay nanood ng sine. Sa sumunod na araw ay nag-out of the country kami. Pumayag naman si Mommy basta raw ay masaya ako. Nagtungo kami sa China, South Korea at Japan. At sa mga bansa na iyon, syempre may digmaan na mangyayari. Kapag tulog lang si Hope. At ngayong huling araw na namin sa Japan, nag-date kaming dalawa ni Adam sa isang pribadong restaurant kung saan punong-puno ng cherry blossom ang lugar. Hindi namin kasama si Hope dahil maaga itong natulog
kaya pinabantayan lang namin siya ng yaya niya sa hotel na tinulugan namin. For you. Namula ang buong mukha ko sa kilig nang bigyan ako ng isang bouquet ng red roses ni Adam habang nasa loob na kami ng restaurant. Kami lang dalawa kaya walang masyadong maingay. Salamat. You're welcome. At saka nagtungo siya sa likuran ko. Adam? Hmm? Hinawakan niya ang buhok ko at inilagay sa right side. Bakit mo to ginagawa? Tanong ko at napalunok. May ibig bang sabihin ang lahat ng to? Napatingin ako sa inilagay niyang kwinta sa leeg ko at napasinghap ako sa nakaukit doon. Will you marry me? Ayun ang nakaukit sa kwintas kaya napalingon ako kay Adam. Adam, I love you. Diretso niyang sabi sa akin. Alam kong hindi pa masyadong buo ang nararamdaman natin sa isa't isa. But you are the right woman for me. Adam, I... Do you love me too? Tanong niya at saka tumingin siya sa aking mga mata. Kailangan ko bang sagutin yan? Yes. Your answer will be your answer to my proposal, Lolita. Hinawakan niya ang kamay ko. Now, I am waiting. Matagal bago ako nakasagot. Matagal na akong may nararamdaman sa'yo. Namilog ang kanyang mata sa sinabi ko. Noon pa, noong nasa sinapupunan ko pa si Hope. Mahal na kita, Adam. Ngunit pinigilan ko ang nararamdaman ko nang malaman ko na may asawa ka na. Kung sagot sa tanong mo ang hinahanap mo, tiningnan ko rin siya sa mata niya. Then, oo, mahal din kita. Mahal kita, Adam. Sumilay ang ngiti sa labi ni Adam at agad akong siniil ng halik sa labi na masaya kong tinugunan. Pag-uwi namin sa Pilipinas ay formal akong pinakilala ni Adam sa kanyang mama na agad kaming tinanggap. Sabi niya, matagal na raw siyang curious kung sino ang mommy ni Hope at nang makita niya ako sa unang pagkakataon, alam na niya agad. Isang taon pa yata ang ginugol namin sa isa't isa bago kami tuluyang nagpakasal sa simbahan. At pagkatapos magpakasal, lumipat kami sa bagong bahay na bagong bili ni Adam para sa amin. Mommy, ready na po ako sa school. Ipapakilala po kita sa mga classmates ko. Excited na sambit ni Hope habang inaayos ko ang kanyang buhok. Talaga? Opo, Mommy. Sasabihin ko rin po na magkakaroon na rin ako ng kapatid. 5 buwan matapos kaming ikinasal ay nabuntis ako. Si Hope ang pinakamasaya nang malaman ang balitang iyon dahil magkakaroon na siya ng kapatid. Si Adam naman ay magli-leave na naman sa work para maalagaan ako at matugunan ang mga cravings ko bilang buntis. Kaya araw-araw ko na siyang makakasama simula ngayon at sabay din kaming maghahatid kay Hope sa school. Ano ba ang gusto mo na kapatid? Girl o boy? Tanong ko sa kanya. Girl po. Eh paano kung boy? Gagawin ko po siyang girl. Ani Hope na nagpatawa sa akin ng husto. Ayos lang ba sa'yo yun, mahal? Tanong ko kay Adam na bagong pasok lang sa sala. Tumabi siya sa akin at saka inakbayan ako. Ano? Gagawin niya raw girl kapag boy. Ngumuso si Adam. Bakit mo gagawing girl? Pwede naman tayong gagawa ng bago kapag boy ang lalabas. Gusto ko rin ng boy para may mini Adam Carter. Hindi lang mini Lolita. Ani Adam sabay pisil sa aking pisngi. Okay, Daddy. Matapos kong ayusin ang kanyang buhok ay tumayo na ako at saka hinawakan na si Hope sa kamay. Tara na, malilate ka na sa school. Tumayo na rin si Adam at saka kinuha ang susi niya. Let's go. Hinawakan namin pareho si Hope sa kanyang kamay at saka sabay kaming lumabas ng bahay. Ang daming nangyari sa buhay ko sa murang edad pero binigyan pa rin ako ng pagkakataon na maging masaya muli.
From the billionaire's hidden baby maker to the billionaire's wife. At dito nagtatapos ang aking kwento. Thank you.